Yung tagapag-alaga, humihingi pa ng isang taon para maging apat na taon. At kapag hindi siya namungang, sa ika-apat na taon, tung taong susunod, saka siya puputulin. Binibigyan ng pagkakataon. Ganyan ang Diyos natin. Marami siyang binibigyan ng pagkakataon para tayo makabalik. Continue. May isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan, minsan tinignan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita, putulin mo na, nakakasikip yan. Hinatulan na, binabaan ng husgado, ng hukom, yung puno ng igos. Kasi tatlong taon nang hindi siya namumunga sa pagpabalik-balik ng may-ari ng puno. Actually, ayon sa akin pong nabasa, ang puno po ng igos ay parang kwansya, parang saging. Anong ibig sabihin na parang saging? Mapapansin po ninyo yung mga prutas sa palengke, sa mga tindahan ng prutas. Hindi nawawala ang saging. Bakit? All year round fruits kasi siya eh. Siya po ay prutas sa lahat ng panahon. January, February, March, April, May, June, July, August. All year round siya. Hindi po siya katulad ng mga atis, viabano, lansones. Seasonal siya eh. Ito pong saging all year round. Ang puno din ng igos, halos all year round. 10 buwan, meron lang yatang 2 buwang pagitan na hindi siya nagbubunga para makabelo uli siya, para makapamunga. So may pinakapahinga. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka magbubunga sa loob ng isang taon ang puno ng igos. Halos all year round, halos katulad siya ng saging. Kaya lang, sabi sa ating pagbasa, tatlong taon na laging pumaparoon yung may-ari sa kanya, ngunit walang makitang bunga. 3 taon, biro mo, 3 taon walang pakinabang. Kaya ano ang order? Ano ang hatol? Ano ang hukom sa kanya? Putulin! Pero yung tagapag-alaga may malasakit. Diba? Yung tagapag-alaga may malasakit yun eh. Ano ang sabi ng tagapag-alaga? Eh wag po muna natin putulin. Lalagyan muna natin ng pataba. Kaya naman ipinapuputol na kasi una, walang bunga, hindi nagbubunga, walang pakinabang. Pangalawa, nakakasikip lang, sabi doon sa ating binasa. Kaya ang hatol, putulin kasi walang pakinabang. Imbis na asset, liabilities. Diba? So ang hatol, tigpasin, putulin, para lumuwag-luwag. Siguro para bigyan ng pagkakataon na makapagtanim ng panibago, maaaring ganun. Kasi lumuwag-luwag yan. Pero yung tagapag-alagang may malasakit, ang sabi, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Pansinin ninyo ha, yung tagapamahala, yung katiwala, mayroong malasakit. Ganyan naman ang Diyos eh. Diba ang ating Diyos, binibigyan tayo palagi ng pagkakataon para magbago. Diba? Ang Diyos nga daw eh, hindi nga Diyos ng second chance eh. God is a God of many chances. Yan. Ang Diyos ay Diyos ng hindi lamang ikalawang pagkakataon, kundi ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Biro mo eh, 3 taon na hindi namumunga. Sa loob lang ng 1 taon, pwede na nga siyang desisyonan na putulin eh. Pero pinaabot pa ng 2 taon. Pinaabot pa ng 3 taon. Ngayon, yung tagapag-alaga, humihingi pa ng 1 taon para maging 4 na taon. At kapag hindi siya namunga, sa 4 na taon, tung taong susunod, saka siya puputulin. Binibigyan ng pagkakataon. Ganyan ang Diyos natin. Marami siyang binibigyan na pagkakataon para tayo makabalik. Para tayo makapagbago. Para tayo makalapit sa Kanya. Hindi niya agad tayo niitsapwera. Hindi niya tayo agad tinataboy. Hindi niya agad tayo tinatapon. Hindi niya tayo agad pinaparusahan. Kasi nga, God is a God of many chances. So, tuloy tayo. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot. Tinan niyo, hagagawa ng paraan. Mag-e-effort. Sino? Yung tagapamahala, yung katiwala. Huhukayan ang palibot. Lalagyan ng pataba. Tingnan niyo, mag-e-effort na siya, gagastos pa siya, di ba? Tingnan po ninyo ha, mag-aaksaya na siya ng panahon, ng kanyang oras, ng kanyang pagod sa paghuhukay. Pagkatapos, bibili pa siya ng pang-abono. Magtatrabaho na siya, gagastos pa siya. May sakripisyo na siya'y gagawin. Huhugot pa ng pangbili ng pang-abono, di ba? At sabi doon sa ating binasa, kung mamunga po ito sa darating na taon, eh di mabuti. Pero kung hindi, saka na natin putulin. O, tingnan po ninyo yung kalooban nung katiwala, yung kalooban nung tagapamahala. Thank you God for everything.